Sa ilang probinsya sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, nagkaroon din ng mga protesta ang mga Pinoy kontra sa administrasyong Duterte. At sa gitna niyan, ang isang obispo ng Simbahang Katolika naman, hinimok ang mga kababayan natin na huwag magsawalang kibo sa gitna ng mga nangyayari sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Duterte, nagsagawa ng misa para sa kapayapaan at katarungan sa Quiapo Church sa Maynila. Hindi nakarating si Bishop Roderick Pabillo, Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila dahil sa sakit na COVID-19. Kaya si Quiapo Church Rector Monsignor Hernando Coronel ang bumasa ng homily ni Pabillo. Buhayin uli natin sa ating kalooban ang pagmamahal sa bayan. Kung nasaan ang pag-ibig nando ng Diyos, huwag tayo mawalang kibo sa nangyayari sa ating bansa. Huwag tayong matakot na magsalita at kumilos. Hinimok ni Pabillo ang mga Pilipino na pakinggan ang mensahe ng Pangulo sa SONA gayong araw at suriin ito. So, we listen carefully and we will analyze conscientiously because unfortunately, in our times, not everything that is said, even by the highest official of the land and his official spokespersons, is credible and true. Kaya susuriin natin. Gusto nating malaman the real score. Nasaan na ba tayo sa paglaban sa coronavirus? Ano ba ang gagawin ng gobyerno para masagot ang mga problemang hinaharap ng taong bayan ngayon? Batid daw ni Pabillo na mababatikos ang Simbahang Katolika sa mga pahayag na ito. Namumuliti ka ba ang simbahan kapag siya ay nananawagan ng katarungan para magkaroon ng tunay na kapayapaan? Namumuliti ka ba ang simbahan kapag sinasabi niya na may katiwalian at kapalpakan na nararanasan ng bayan? Habang nagaganap ang misa, nilapitan ng dalawang pulis ang dalawang tao na may dalang placard laban sa anti-terror law. Kinumpis ka ito ng mga pulis. Pero kalaunan, may hawak muling placard ang dalawang nagpakilalang mula sa grupong akbayan. Tahimik nilang hinawakan ng placard hanggang sa lapitan naman ng security ng simbahan. Matapos ang misa, inireklamo ni Senadora Risa Ontiveros ang nangyari sa hepe ng Manila Police District. Wala namang rallying ginagawa yung mga kasama nung misa at wala rin rallying nangyari pagkatapos. I will look into that, kung ano talaga yung nangyari, so that corrective measures or corrective sanctions can be implemented. Maging sa ilang probinsya, meron ding mga protesta. Sa Baguio City, may prayer rally sa harap ng katedral. Panawagan nila sa Administrasyong Duterte, tulong, hindi kulong. Sa Tarlac naman, kabilang sa mga nanawagan, isang senior citizen. Alisin niya yung paglabang sa karapatan ng bansa. Nangalampag din ang mga taga Legazpi City sa Albay. Git nila, sinamantala ng Administrasyong Duterte ang pandemya para raw maisabatas ang Anti-Terror Act. Hanggang sa New York City sa Amerika, nagsama-sama ang ilang Pilipino para magprotesta sa umunoy pagkamatay ng demokrasya at press freedom sa Pilipinas dahil sa anti-terror law. Nauna nang nanindigan ng gobyerno ng Pilipinas na sapat ang mga safety net sa anti-terror law para maalagaan ang mga karapatang pantao. Pero bahagyang nagkatensyon sa rally. I want to walk away. Dalawang Amerikano kasi ang nakipaggit-gita sa mga nagpoprotesta. Sa Hong Kong, nagpaingay sa kalye ang mga nagpoprotestang OFW. Anila, huwag ituloy ang mandatory contribution ng PhilHealth na aabot na raw sa mahigit 10,000 kada taon ngayon. Nais po naming marinig sa sona ng Pangulo ano po ang kanyang tugon sa mga hinaing namin sa mataas na bayarin at singilin. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.